Kaibigan, malakas ba kayo bumahing o minsan pinipigil niyo yung pagbahing? Actually, mag-iingat po tayo. Parehong pag-iingatan natin. Pwede kasi pumutok yung ugat natin. Kaya may tips nga tayo na don't hold a sneeze. Pag pinipigil mo, masama. Okay? Ano ba nangyayari pag bumabahing tayo? Pag bumabahing tayo, baka na-allergy tayo, may dust, may naamoy, may mold, may pollen, may smoke. Pagbahing natin, malakas po yun. Maraming lumalabas ng mga droplets. Up to 100 miles per hour. Ang bilis at high pressure area na. High pressure yung lumalabas. Na-compute nga ng mga scientists, ang lakas ng pressure nito dito sa windpipe natin, 1 pound force per square inch. 1 PSI. Ganun kalakas. Compared sa pag-exhale, palagyan natin, humihinga lang tayo palabas. Yung pag-exhale natin, 0.03 PSI lang. Yung pagbahing natin, 33 times stronger. Diba? So malakas yun. Pag pinipigil mo naman, let's say maraming tao, nahihiya ka bumahing, minsan pinipigil natin. Pag pinigil mo, mas delikado pa. Kasi 10 times stronger yung force. Imbis na lumabas yung pressure, maiipon dito sa baga natin at dito nga sa banda dito sa may leeg natin. So yan, oh, don't hold the sneeze, delikado. Pwede magkaroon ng komplikasyon sa mata, sa ilong, sa baga. Yan. Ano yung possible dangers na pag pinipigil, yung pagbahing? Diba? Pag pinigil mo nga kasi mas malakas yung force. Eh. Unang-una, may pangyayari na rupture yung eardrum. Kasi dito sa lalamunan natin, may connection yan. Mula sa ilong, papunta sa tenga, sa eustachian tube. Kaya nga, pag galing tayo sa airplane, di ba, masakit tenga natin, gagawin natin, i-press ang ilong, lulunok tayo, mafe-feel mo, magpa-pop yung eardrums mo. Eh. Kasi nga, may connection yung ilong dito sa tenga. So, pwede mangyari yan, rupture eardrum. Pwede rin sa pagpigil na pagbahing, may mga mikrobyo pumunta dito sa tenga, pwede mag-middle ear infection. Rarely may nangyari sa pagpigil sa pagbahing na damage ang mata, ang ilong, at yung eardrums. At meron din nangyayari sa pagpigil ng pagbahing, rarely, bihira lang naman, na injure yung diaphragm, yung muscle dito sa may tiyan natin, or pumutok yung baga. Pwede rin yun. Lung injury, dinadala po sa ospital agad to. At ito yung delikado number 5. Kung merong brain aneurysm, yung pasyente, hindi niya alam meron, pagpigil sa pagbahing, pwede mag-rupture yung brain aneurysm. Nakamamatay po yan. May isang kaso na report na to, pagbahing niya, pinipigil niya, pagpigil niya, may narinig siyang parang nag-pop, biglang merong pumutok dito sa may lalamunan, na-injure yung throat niya, namaga. At lastly, meron naman sa pagpigil ng pagbahing na bali yung ribs. Nagkaroon ng rib injury. Pero nakita nila yung mga nagkaka-rib injury kadalasan mas matanda. Siguro pag may pag senior citizen, mas nai-injure. Ngayon naman, kung babahing din naman tayo, wala naman tayong choice babahing. So wag natin pipigilan, pero dapat medyo control din. Ako nga, pag bumabahing o umuubo, naka-forma ako, nakahawak pa ako sa isang silya. Kasi yung pressure minsan, malakas din eh. 1 PSI, baka meron nga pumutok dito sa may tiyan natin. Kaya pinipigilan ko rin konti. Yan. So, controlled lang. Ano causes? Bakit tayo nagbabahing? Siyempre, gusto natin umiwas sa pagbabahing, di ba? Pag na-allergy yan, kumakati ilong ko. Respiratory infection, chemical irritants, perfume, hay fever, allergic rhinitis. Ako, alam nyo, pag nagma-mouthwash ako na may alcohol, bumabahing ako afterwards. Yung smell, na-irritate. At meron tinatawag na photic sneeze reflex. Pag tumingin sa araw, 33% ng tao merong tendency na babahing ka. May ganun pong tinatawag. Kaya huwag din titingin sa araw. Allergy symptoms. Kasi may namamaga nga, allergic ka, kaya nahirapan huminga, nangangati, at madalas bumabahing at may sipon. Paano gagawin natin para hindi bumahing? Siyempre, gamutin yung allergy, iwas sa exposure, maglinis sa bahay, huwag din kumain ng madami,
Habang may sipon, pwede naman mag-blow ng nose, huwag din masyadong malakas ha. O so tamang-tama lang. Tapos minsan i-distract mo lang 'yung sarili mo, pag dinistract mo 'yung sarili mo mawawala na 'yung isip mo, hindi ka nababahing. So pag babahing tayo na mas maganda may tissue or dito na lang sa manggas na lang. Tapos maghuhugas ng kamay, pwede mag-alcohol. Final mga trivia. Pag bumabahing tayo, bakit pumipikit ang mata natin? Di ba pumipikit tayo? Natural reflex po ng katawan yon. So, hindi naman tunay na pag nakabukas ang mata mo, puputok yung mata, ano, reflex na talagang pumipikit tayo. Bakit tayo bumabahing kung may sakit? Kasi may sipon eh. Runny nose, nai-irritate, kaya tayo bumabahing. Bakit may tao bumabahing paulit-ulit? Ibig sabihin, yung paulit-ulit, kulang pa yung unang pagbahing mo. O, okay lang naman yun. Bumahing ka dalawa, tatlong beses. Baka kulang pa, nandiyan pa. Meron kang chronic nasal inflammation, kaya ka bumabahing. So, ingat po tayo sa susunod na pagkakataon na tayo ay babahing. God bless.